Gusto ko malaman kung bakit hindi ba malaki ang kinikita ko. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. Yung pagod ko, maririnig nyo na sa boses. Pero hindi pa rin ako yung mayaman, mga kamarichef. For today's video, naimbitahan ako ni Chef Buboy sa isang convention ng vape. At ang pakay ko dito, mga kamarichef, ay tignan ang quality ng service, quality ng food, at saka yung portion ng Hison's Catering. So basically, I'm going to study. At rate natin ang Hison's Catering. So, tinitignan ko to. This is called the Basic Catering Package na naka-upgrade sa Tiffany Chairs. Maganda yung lamesa nila, malaki. Yung centerpiece nila maganda. At yung table number nila, parang pinuhunanan talaga nila kasi mahal yan. Yung mga kubiertos nila, spoon, fork, and knife. Ganda. Tapos may pangalan yung kanilang tissue. Tignan mo, oh, lakas maka big time. I sound like Inday Garutay. So, dito na tayo sa food. So, balita ko, this is 900 per head. And ang binook ni client is 600 packs. Sa 900 per head, nakita ko na may 6 na potahe. So, may rice, may pasta, may vegetable dish, may fish fillet, tapos merong chicken dish, at saka pork dish. Tapos, pinanood ko sila mag-refill kung sino yung server. Siya yung nagre-refill. Ako kasi may nalalaman pa akong chef on-site. Ayan, so may natutunan ako na pwede pala yung ganito. Uy, baka iniisip nyo na ninira ako, ha? Hindi, I'm really studying. Huwag kayong ano dyan. So, tinitignan ko yung serving portion nila. Parang 100 grams to 150 grams per serve. Tapos napansin ko, yung roast pork tenderloin, ang side dish niya na mashed potato, is powder yung ginamit, hindi fresh potatoes. And tikman natin if it works. Susubukan natin. Yung vegetable dish nila, they are very smart kasi murang mga klaseng gulay yung nilagay nila. Ako kasi ang mahal ng potato balls, ang mahal ng french beans. So dito naman sa dish na napansin ko, mura yung carrots at saka singkamas. Sa fish dish naman, natalinuhan din ako sa part na hindi na tayo magbe-breadcrumbs. So, pinoach nila yung dory tas nilagyan ng sauce. Hindi ko kasi ginagawa yan dahil nalalansan ako sa fish. Pero tignan natin, malay mo, magawa ko siya ng paraan. Baka pwede kong gayahin to mga kamarichef. Tapos, doon naman sa pasta nila, siguro maarte lang ako, pero baka kailangan pa ng konting dagdag ng sauce. Ito na yung mashed potato. Ayoko talaga nung powder. Mas gusto ko yung pinakuluan na patatas na marami butter tsaka asin. Tapos paghihirapan mo talagang durugin. Pero considering the volume of this catering, I still find the powdered mashed potato a smart move. Sa lasa naman, Medyo hindi ko maintindihan eh. Kung natatabangan ba ako, nasasarapan ba ako. Hindi ko talaga actually ma-explain yung pakiramdam. Tapos dun sa fish, hindi ko siya gusto nung umpisa. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko siya. Habang kumakain ako, kinocompute ko na kung magkano yung naging puhunan nila dito. Tapos sinesermonan na ako ni Chef Buboy na masyado daw kasi akong galante sa sahog. Nung tapos na kami kumain, pumunta ako sa labas. Tapos nagtanong ako sa isang waiter kung ilan ba sila. Sabi ko, kasi sa akin, one waiter is to one table. So kung 100 packs, 10 dapat yung waiter. Sabi sa akin ng waiter, sa amin po dito, ma'am, one waiter is to 4 tables. So sabi ko, ah, okay. So pati pala sa labor, makakatipid pa ako sa ganung setup. Tapos yung 900 per head kasi namin, may beef, may salad, may soup, tapos dalawang type of dessert, tapos high-end na yung klase ng seafood na pwedeng ilagay. So in short, parang lumalabas, kailangan ko na talaga magtaas ng presyo, tapos kailangan na rin akong mag cost-cutting when it comes to labor. Medyo matagal ko nang alam na overstaffed yung aming execution team. At dapat tutukan yung pagdagdag ng tauhan sa kusina, at saka pag-upgrade ng gamit namin sa execution. So ito yung itsura ng setup namin, ito yung mga gamit namin, at ito yung mga food na sinaserve namin. Actually, ito per head is 650 lang per head, mga kamarichef. All in pa yan, kasama na service charge, transportation, at kung ano-ano pa. So anyway, hindi ako naninira ng kabilang catering. Ang sa akin lang, I'm really here to learn. So ang dami kong natutunan ng gabi na yun. At masasabi ko talaga, 10 out of 10 si Hison's. No wonder ang successful ng business nila. Lodi ko talaga sila. Okay, so tatalon na ako sa Ocular. At ito na ang reason kung bakit paos ako. Ayun lang mga kamarichef. Bye-bye!